Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Paps Lord, ano ba atin dyan? Ito nga Paps J, napanood na yung fangirl. Fangirl, oo. Oh, 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 oh. Matindi yung fangirl. Matindi, ha? Matindi. Mm-hmm. Nagtapos ang mabilis at walang kontrobersya ang Metro Manila Film Festival noong nakaraang Sabado, mga Paps. At ang fangirl ang humakot ng mga parangal. Pero hindi yan gaya ng isang festival noong 1994, Paps J. Ang Manila Film Festival na taunang ginaganap kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Doon, garapala ng pandarayang naganap. At ang kwento nito mas matindi pa sa teledrama. Imbes sa pangalan ni Edu Manzano ang best actor, ang binasa nila Rufa Gutierrez at Nanette Medved ay ang pangalan ni Gabby Concepcion. Ang mga magpe-present para sa best actress sa sila Gretchen Barreto, kapatid ni Rufa na si Rocky Gutierrez, at ni Miss Mauritius na si Viveca Babaji, imbis na si Aiko Melendez, si Rufa Gutierrez ang binasa. At baka sa mukha ni Gretchen Barreto, ang pagkalito. Ayan, oh. Ano nangyari? At mula sa bibig ni Binibining Babaji, nadinig ang mga immortal na salitang, take it, take it. Ayan. Matapos ang imbisigasyon na inutos ng Noy Mayor Alfredo Lim, umamin ang tunay na mastermind ng pandurugas, ang talent manager na si Lolit Solis, na siya yung manager nila Gabby Concepcion at Nanette Medved. Nagawa lang daw niya yon dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Gabby, na parang anak. Pero hebigat sa mga pangalan na involved, ang head ng investigating committee ay nung si Vice Mayor Lito Atienza. Ayan o, floral na noon pa lang. Ang legal advisor naman ni Mayor Lim ay si attorney noon pa lang, Renato Cayetano, o naging senador. Ngayon, after 26 years, ano nangyari sa mga tinuguriang kasali sa 1994 Manila Film Fest fiasco? Noong 2017, sa isang post, sabi ni Manay Lolit na habang buhay niyang pagsisisihan ang nangyari noong 1994. Si Gabby naman bumalik sa Pilipinas para mag-artista. Pogi pa rin. Pero pang fuckboys pa rin yung role. Si Rufa Gutierrez naman, may dalawang anak, nag-artista pa rin. Si Gretchen Barreto, hindi na kailangan mag-artista. Ganon din si Nanette Medved, na napangasawang may-ari ng Century Tuna. Tatlong pangalan na dito ang pumanaw. Nitong Ugoso lang, si Mayor Lim, namatay sa COVID. Si Miss Mauritius Babaji, nagbigti raw sa India noong 2010 matapos makipaghiwalay sa boyfriend. Namatay naman si Rene Cayetano taong 2003. At ang anak, hanggang ngayon, may 2.7 billion pa rin ginastos. Noong 2019 SEA Games, hindi pa rin daw na ipapaliwanag. Pops J. Ano? Take it, take it. Noong 1994, reporter ka na ba noon? O naririnig na kita sa DZRH noon? Elementarya pa lang ako noon, Pops Lord. Hindi. Naririnig na kita sa DZRH noon. Tatay ko yun. Tatay ko ba yun? Tatay ko yun. Okay, at yan ang headlines on history ngayon. May reply at adhana. Yan, bilog ang balita.